Ito pong post na ito, yan. Ayan po, mukhang kailangan na talagang i-explain ng maigi ni Mr. Padilla kung bakit siya nagsuklay kamakailan nga ng kanyang bigote sa Senado sa harap ng isang investigasyon. Anyway, ito daw yon. Mahirap at matagal man, kailangan makopya ang bigote ni Gat Marcelo Del Pilar bago mag-umpisa ng production filming. So, antyaga, no? Talagang mahirap to. Gagayahan niya yung bigote na pag-anon. Okay. Siguro naman ay kilala natin si Marcelo Del Pilar dahil sa kanyang bigote. Anong sabi niya? Mahirap at matagal man. Yun. Buti pa yung mga ganito na pinagtatyagaan niya. Dahil doon sa issue, doon sa eksena na siya nga ay nagsusuklay, siya po ay nabagot, nagsusuklay ng bigote. Nabagot daw siya, kaya might as well do something na or use the time to do other things. Yun nga. Mahirap at matagal. Yun naman po pala eh. Meron pala kayong mga ganitong mentalidad. Okay? Alam nyo mahirap yung pinasok nyo sa Senado. At siguradong matatagalan bago kayo magkaroon ng totoong dunong. Pero ngayon kayo yung nababagot. Ang weird kasi. Diba? So sana, ito malaking indikasyon na hindi ka talaga ready para sa pwesto mo sa Senado. Minsan kasi talaga, totoo yung sinasabi na itong mga ganitong klaseng politiko ko, no, ay pumasok lang sa politika para sa title. Hindi naman talaga para sa trabaho. Diba? Sunog na actually si Mr. Robin Padilla. Pero yun nga, talagang ipagtatanggol niya kung ano ay siya pa ngayong nagtatanggol sa buong Senado dahil napakarami ngayong ibinabatong issue na yung iba ay onion-skinned sa Senado. Alam niyo na kung sino yung mga yun sigurado. At syempre, yun nga, halos lahat walang proper decorum. Okay? So yun, kaya mo pala yung ganito eh, di ba? So dapat kayanin mo rin, mahirap man, yung trabaho mo sa Senado, kahit anong tagal, siguro naman dapat talagang matuto ka at magtiyaga ka, hindi yung nababagot po kayo. Sabi nung nagkomento, yung number one senator, noong nakaraang eleksyon, Robin Padilla, sa halip na mag-isip ng batas na pwedeng makatulong sa mga mahihirap o mapalago ang ekonomiya ng bansa. Anyway, talagang hindi nila intention yung ganito. Alam niyo naman kung bakit sila naan dyan. Iba yung kanilang pinagsisilbihan. Okay, hindi talaga ang taong bayan. Ang iniisip kung papaano hahaba ang kanyang bigote ng katulad ng kay Marcelo Del Pilar, next time, ang ibinoto nyo naman, binoto nyo naman yung magpapahaba ng sa baba daw. Alright, so yun. Palala ng palala po talaga. At totoo, naniniwala rin po tayo na eto, or ang pinakamalaking sisi sa mga ganitong nangyayari, lalo na po yung mga nahalal sa Senado, ay sa mga butante rin po. Masakit man, pero pababa ng pababa po ang kalidad ng mga butante natin. Sabi ng isang netizen, lalong dumarami ang mangmang na butante.